Eh, man, ano yung reaction mo na yung maraming supporters na lumabas para support sa laro mo, sa boxing? Masaya po yung puso ko. Saka, papasalamat din po ko sa mga taong sumusuporta po sa akin at saka nalaman po sa pamilya ko, sa mga K-pop, sa daddy ko po. So, gano'ng kahirap yung preparation mo para sa laban na to? I mean, saka kumuha ng inspirasyon para... Sa pamilya ko po. Tsaka sa daddy ko po na advice na lagi kang train hard, huwag mong isipin about fights, kung ano yung hard yung training mo nung nakaraan, ganun pa rin yung training mo, so keep on improving lang. Ewan, gusto ko lang balikan yung first round, no? Actually, nasaktan mo siya nung first round pa lang, and nagkamali yung referee, at nung sa clapper na 10 seconds, so huminto, akala na lahat, in-stop na, akala ng referee, tapos na yung round. So, nakapunta kayo sa round 2 and umabot pa yung laban sa round 3. Pero sa tingin mo, kung hindi dahil dun sa error na yun, sa tingin mo natapos mo yung laban in round 1? Sa tingin ko rin po sa sa injured hand ko rin po yun. Kasi before, training ko, naman po ako, na-injure po yung dalawang kamay. Tapos, mga ilang days rin po ko yun. Tapos, hanggang dito. Nakita nung mga tao yung gigil, yung killer instinct. Andun, is that something na pinag-iin sa'yo to? Or natural lang sa'yo na kapag nakita mong nasaktan yung kalaban, eh, susuguro mo na yung gano'n? Hindi naman po ko sa physically lang po tumitingin. Pag tingin ko po, give up na po yung kalaban. Tingnan ko rin po yung will niya po. Kung asan rin po siya kumukuha ng lakas sa pamilya niya po, sa finances, sa mga andun. Kasi kahit ako, sinusuntok niya rin po ako. Pero nasaktan rin naman po ako, eh. Pero... alam ko po, nandyan po yung mga nagmamahal sa akin, sumusuporta kaya sa akin. Kaya hindi po ako sumusuko sa laban hanggang nakakatayo po. So you mentioned kayo na may hand injuries. So, kumusta na yung kamay mo after the fight and during the fight? Sakit nga po, eh. Kumusta ito? Hindi ko maano. Surang sakit. Ito masakit pero hindi naman po So paano mo na-will yourself? You willed yourself to that fight na despite the hand injury, parang nga, you still went for that kill and eventually third round nakuha mo na. Paano mo, ano yung motivation mo nun? Ano na lang po, kahit sila Mayweather, sila ano po, marami rin naman po pinagdadaanan sa boxing na kagaya rin po nitong kamay ko. Hindi rin naman po sila sumusuko kasi alam nila hanggang nakatayo po sila, hanggang tumihinga po sila, nandyan po ang Panginoon para tulungan lahat ng mga boxer na malayo po, kahit ano pong, gaano po kayo posible yung fight. Ayan, so you fought in front during this LRG Awards, and yung nga, may mga namin nakikita ka mga boxing legends like Luisita Espinosa, I think I also saw Rolando Navarrete. So, how was it like na nagpakitang gilas ka in front of those boxing legends na they were former champions in their own rights? Alam ko po na meron po mga boxing legends na nakatingin din po sa akin kanina kahit ako po medyo kinakabahan. Pero inisip ko lang po, minotivate ko yung sarili ko po na kung ano po yung galaw ko, hindi ko po mababagawin. Dahil po may nakatingin po sa akin. Kasi pag binago ko po, parang pangit din lang. Palalo lang po magalit sa akin yung sumusuporta sa akin, bakit ganun. Eman, may pangalan ka din nadala. May pressure ba yan sa'yo? O hindi? Hindi mo iniisip yun? Hindi naman po iniisip. Ang iniisip ko lang naman po yung fight at saka yung sarili ko. Paano ko po maabot yung pangarap ko? At saka paano ko po ipanalo? Wala naman po kung ano sa mga fame, ano mga ganun po. Iniisip ko po palagi paano po manalo. At saka focus lang po palagi sa goal. After ng laban na to, may natutunan ka ba? May kailangan improve sa style mo? More on head movement po, tsaka footwork. Tsaka more on study on my distance, tsaka sa timing po. Eh, man, ask ko na lang, since malapit na yung Olympics, no? May panahon ba na napag-isipan mo na maybe in the future, sumabak yung isang Eman sa Olympics? Pwede ba? Hindi naman po, kasi prono kasi po ako, eh. Nakapokus lang po ko sa isang ano, kung pro lang po, hindi na po ako magpapita. Kasi pinag-iisipan ko rin po mag-world championship sa mga larang taon po. So hindi mo gagawin yung ginagawa ni Yumir Marshall ngayon na nag-bounce around between Olympic style and pro boxing? Pure pro ka na? Hindi naman po, pero depends rin naman po sa near future. Eman, ilan laban ang plano mo for this year?
depends po sa ano, sa decision na po ng dad ko. Kasi hingi rin po ako sa kanya ng mga advices kung ano po ba ang mga dapat ko pa pong improve at sa my experience po. Kasi alam ko po sa sarili ko na hindi naman po ko yung pinakamagaling sa mundo na boxer. So, gaya po ng ibang boxer, nagsisikap din naman po ako para improve yung sarili ko. Siguro, last ka, ano lang, mga ilang laban kaya sa team mo ba, bago ka magkaroon ng at least regional or national title? Hindi ko ba po alam. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. The pleasure is ours.